popsicle with potato. Chicken potato popsicle. Ayan, ito na po siya. Ayan, guys. So, tara na, kain na tayo. At meron na tayong pang serve sa ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kay Arlinda 60 Mix Vlog. Hi guys! Gusto niyo ba ng masarap na chicken legs potatoes popsicle style? Ayan, ganito lang po ang gagawin natin. Una ay tanggalin po natin ang buto. Siyempre, tanggalin mo lang ng buto ng ganito. Kaliskisin mo. Kiskisin mo lang po siya guys para mawala lahat yung laman sa buto. Ayan. At pag naalis na po yung laman sa buto, siyempre gupitin mo o putulin mo yung buto. Siyempre. At pagkatapos ay ganito na pong itsura niya. At yung buto po guys, itabi nyo lang yun at pwede nyo pong ilaga at gawing soup. Ayan, isa-isahin lang nating tanggalin ang ganito at pagkatapos ay itabin muna natin siya. Kung minsan kasi sawa na tayo sa iba't ibang klaseng luto ng manok, ay ako naman ay na-discover ko ito sa ang kung paano maggawa ng panibagong recipe sa ating chicken legs. At ito na nga po, ipakikita ko sa inyo kung paano po siya lulutuin. Very simple, kahit affordable naman po sa bulsa ninyo, siyempre. At isa-isain lang ilagay sa isang bowl na ganito. Ayan. Isa-isain mo lang. At pagkatapos po yung buto niya, ugasan at tapos gawing soup. Ayan. Ito na, sasangkapan na po natin. Lagyan lang natin ng 2 kutsarang harina, 2 kutsarang cornstarch, 2 tablespoons of flour, 2 tablespoons of cornstarch, tapos lagyan natin ng garlic herbs at paminta. Ayun, ganun lang guys. At siyempre, konting asin at saka imas-imasin mo lang ng ganito. Siyempre, imimix mo siya para ma-incorporated na lahat yung mga ingredients niya at masip-sip ng manok. Siyempre, ayan. Kung paano mo ka, gano'ng kamahal kapag inimas-imas mo yung mahal mo, ganun din ang pag-imas-imas sa manok. Ay, ganun. At pagkatapos po ay ilagay natin sa isang tray, ilayin mo lang siya ng ganyan para po mahangin na ng konti para masipsip lahat. At pagkatapos ay mag-iwa na tayo ng ating pipirituin na parnips, paborito ng partner ko. Ito lagi yung aking siniserve sa kanya. At 2 patatas na ilalagay natin sa soup at sa ating chicken. Siyempre, iwa-iwahin lang po natin ng paaba yung parnips at ganun din sa patatas. O diba, napakasimple lang, konting ingredients lang at mabubusog ka na, panigurado, lalo na sa mga anak ninyo. Ito po ay para po siyang French fries at napakasarap po nito guys, yung parnips. Dito ko lang po natikman ito, pero mula nang natikman ko, lagi ko na siyang niluluto. At ang gusto lang ng partner ko po dito ay ipiprito lang. Para-paraan lang para makatipid sa pagluluto, kaya ganito lang, 3 ingredients lang sa isang hapagad kainan at pwede na at makakatipid ka pa. At pagkatapos po natin iniwa yung parnips, isunod naman natin ang ating patatas. Iwain lang ng pahaba ng ganito ng mga 6 na piraso ang isang patatas. Ang kalahati po nito ilalagay natin sa soup at ang ating sibuyas at bawang. Kaya iwain lang natin ng paganito. At dahil malang sibuyas, siyempre, pwede nyo pong kalahati lang. Ito, maliit lang pong sibuyas na ito at saka 4 na pirasong bawang ang ating tatadtarin. At ito ang ilalagay natin sa soup, chicken bone soup natin. Ayan!
So, ayan, tapos na po natin i-chunap yung sibuyas at bawang. Ngayon naman po ay eto na yung pinapakulo nating buto ng manok na pinalis natin ng laman. Alisin po natin yung lumps na yan para po hindi masyadong ano, kasi cholesterol po yan, kaya kailangan tatanggalin natin ito. At pagkatapos po guys, ay ilagay na natin yung ating iniwaiwang patatas. Medyo ilaga muna natin yung ilalagay natin sa manok para po pag pinirito natin siya, hindi siya matigas sa loob. Kaya kailangan ilaga siya ng saglit. Pero hindi po natin ilalagay lahat yan, kasi yung iba ilalagay natin sa soup. At eto, nilagay ko na rin po yung bawang at sibuyas ko. At lalagyan ko na rin ng asin at paminta, syempre. At ilagay na natin ang ating mantika sa kasirola at magpiprito na tayo ng parnips bago natin iprito yung ating chicken legs. At habang ating piniprito ang ating parnips, itimpla na natin ang ating chicken legs. Kaya lang hindi ko masyadong mapakita po sa inyo dahil po ang aking kamera ay napakababa, at ipakikita ko na lang isa-isa sa inyo kung paano po ganito. Mag-scramble lang po tayo ng dalawang itlog. Ito po yung dalawang itlog na ito ay ipag-dip natin sa ating ipapry na chicken. Ayan, bati-batiin mo lang muna yung itlog kung paano pagbabatiin mo. Yahoo! At pagkatapos mo binate, lagyan mo ng seasoning, paminta at asin lang. At eto na, iaanguin na po natin yung ating parnips. Ayan, siguradong matatakam yung mga anak mo pag yan ang inanda mo talaga. Grabe kasarap nito. Kaya lang, hindi ko alam kung meron sa Pilipinas nito. So, ayan na po guys, luto na ang ating parnips. Eto po ang itsura niya na parang French fries. Ayan. At eto na, ganito lang guys. Inango ko na po yung patatas. Hindi nyo lang nakita dahil po nakalimutan kong buksan yung aking video. Ayan. Ilagay mo lang ang isa-isa yung patatas sa bawat isa ng chicken legs. At pagkatapos po ay tusukin natin ng toothpick para po hindi po siya makawala. Kailangan po igpitan natin siya para hindi siya makawala yung ating chicken legs sa potato, o yung potato sa chicken legs. Ika nga, pasige na po kayo, nabubulol palagi ako. At yan, eto yung itsura niya guys. Pasensya na po kayo guys kasi ang layo ng camera ko. Kasi nag-live po ako dito kaya hindi nyo makita kung paano kung nilalagay yung patatas at yung toothpick. Ayan po siya, tutusok lang ng paganyan. Ayan, eto na po ang finished product. Natin siya nalagyan ng toothpick, nalagyan ng patatas, i-dip naman natin siya sa itlog. Ayan oh guys, paliguan mo ng itlog, tapos lagyan mo ng arena, tapos lagyan, paliguan mo uli siya ng itlog, at pagkatapos lagyan mo ng breadcrumbs. Ayan, para ka ng may chicken joy. Ayan, tingnan niyo guys, para siya talagang ice cream. At ayan, isa-isay na nating ipiprito ang ating chicken legs popsicle, potato popsicle, ayan. At sigurado guys, ito ay napakagandang at napakasarap na pang merienda ng mga bata. At pwede ring i-serve ito kahit saang okasyon dahil ito ay napakaganda. Kapag po ito inyong niluto, siguradong mapapaubos ang kanin ng mga anak ninyo. Ayan siya guys. Araw-araw po, lagi nating iniisip kung anong recipe ang ating iluluto, kung ano ang ating ipapaulam sa ating mga pamilya. Kagaya ko po, dito sa New Zealand, araw-araw po ay nagdi-discovery ako ng recipe ko, kung ano ang ipapakain ko sa aking partner. Kasi kung minsan, siyempre, nakakasawa yung palaging yun na lang ang ulam mo. Kahit na yun lagi ang chicken ang iluluto mo, kailangan pa iba-iba ng taste. Kasi nga dito, hindi sila mahilig sa mga masasabaw na pagkain. Kagaya nito, laging prito, pero may ilig din silang kalaging may partner na soup. Ayan guys, ito na po siya guys, malapit ng maluto, at ilagay pa natin yung isa at para madaling maluto yan. Ito na, nakapagluto na tayo ng tatlong piraso guys. Ayan. Pagkatapos guys, ilagay natin sa isang paper towel para po sipsipin ng mantika, ng paper towel yung mantika niya, at para hindi po mamantika pag itong ating sinerve. Ayan.
At habang tayo'y nagpiprito, guys, magsa-shoutout tayo sa ating mga kaibigan dyan. Mega shoutout sa ating mga subscribers. Mega shoutout sa ating mga members. Mega shoutout sa ating mga super chatters. Mega shoutout sa mga ating super sticker. Mega shoutout sa ating mga GC founders at sa ating mga pamilya, mga kaibigan, at siyempre sa ating partner, mega shoutout, David Makati, at sa aking mga apo, mega shoutout. At mega shoutout din po sa lahat ng mga super sticker ko, super star ko po sa followers ko po sa Facebook at Facebook page. Ayan, mega shoutout po sa lahat ng mga nagbibigay ng star sa akin. Love na po tayo. At eto na po yung nilaga natin na ano po, yung chicken bones, ayan. Durugin lang natin yung patatas ng ganito. At hindi naman po natin kakainin lahat yung, kakainin syempre yung buto-buto niyan. Yung sabaw lang po ang makukuha natin dyan. Dahil pagtagulan at taglamig, masarap ang may kapartner na soup ang ating apunan o tanghalian. Ayan po yung buto, guys. O, diba? Ate po, wag nating sayangin, wag natin basta-basta itatapon ng mga buto-buto, kahit ang anong klaseng buto, kahit buto ng isda, buto ng at buto ng baboy, kahit anong buto, pwede mong ilaga at gawin mong soup. Ayan. Yan ang tinatawag na chicken stock. Ayan. At ito na po, guys, luto na po yung ating chicken. So ngayon, guys, dahil luto na ang ating mga ingredients, luto na ang ating recipe, ang ating gagawin ngayon ay maglagay na tayo ng sabaw. Ire-ready na natin ang ating dinner. Maglagay tayo ng sabaw sa mug. Ayan. Dalawang mug para sa dalawang tao, syempre. Ayan. Good for two lang naman po ito. Pasensya na po kayo sa bulola. So, eto na, mag-start na tayo mag-plating. Ilagay natin ng maayos ang ating parnips sa isang plato, nakagaya nito, at nakaready na ang ating chicken soup. At ilalagay natin ng maayos para naman presentable ang ating ilalagay at isa-serve sa ating mahal. Eto na, yung ating chicken popsicle. Ayan, chicken potato popsicle. Ayan, kaya lang nga, guys, hindi ko pinakita sa inyo kung anong ididip ko dyan. Ako po ang sinasawsaw ko po dyan suka na may sili at bawang. Kaya lang ang partner ko, hindi po siya mailig niyan, nasawsawan, kaya ganyan lang po sa kanya, sa kasimple lang pagkain sa kanya, ay pwede na. Hindi po yung maselan ng aking partner sa pagkain, basta wag mo lang siyang pakainin ng may sili. Wow! Po ang ating nilutong popsicle with potato. Chicken potato popsicle. Ayan, ito na po siya. Ayan, guys. So, tara na, kain na tayo. At meron na tayong pang serve sa ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kay Arlinda 60 Mix Vlog. MLS po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga super chatter ko, subscribers ko, members ko, at sa lahat ng followers ko sa Facebook at mga superstars. Thank you very much to all of you. May God bless you all. I love you all. Mama.